Kaya mas wala ko lang muna. Ebidensya. Nakati lang. Home sweet home. Australian turned French. Masyado itutok, wala pang make-up. Makeup. Dilim. Good morning, guys. It's now 7 a.m. Hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi nag-iinuman nga kami. Late na umalis yung friends ko. Now we are going to church. Wala kami dalang damit nito na pang simba. So, shorts ako. 7:30 yung mas. Wala ka namin ulit. Let's go. Tapos may low pressure area pa nga. Tapos naka-shorts ako si Simba. If nakita niyo ako nagsimba na nakaganto, don't judge me ha. Kasi wala akong damit. Huwag ko pang bahay kasi yung dala namin ni Don. Sa bahay lang naman dapat kami magka-carpentero lang si Don. Tapos mag-alaga lang ako. Well, hindi man kasi dapat kami abutin ng Sunday dito. Kahapon mo, babalik na yung brother ko kaya kami nakapag-dive. Kasi dumating na siya. Kaso umalis ulit nung gabi. Kaya dito pa rin kami. So, kaya kami dati magsimba. Tapos wala kami pang simba. Buti si Don. Nakakuha siya ng mga damit sa closet ni Mac. Tsaka shoes. Ako wala. Tapos umuulan pa. Lamig. Oh, shorts. Excited. Saan mo kasama si Father? Seminaryo. After namin magsimba, nag-iya ang bata sa... Pero, pandig lang. Pandisari. Tsaka pandisari. Yun, pandi Manila. Doon tayo sa pandi Manila. Tapat. Wala doon. Cheat day daw kasi. Kaya magmamakda. Bilis maglakad. Para kay Karen. Di ba yung ano, commercial lang yun? Ebidensya. Lahati lang. Are you ready to go home? You miss your house. We're on the way back to Manila. Dapat kahapon kami uuwi after ng time. Pero yung brother ko, umalis ulit kahapon. Ngayon siya babalik. So yun, ngayon palabas na ulit kami. Way back to Manila. We need to work. Oh, next week na ulit. Nag-work lang this week and then parang ayaw pa kaming paalisin ni Daddy. Nawili na nandun kami. But we have to work. Kaya wala tayong pambabalik ng dialysis pag tayo bumalik ng Maynila. Great birthday boy! Tsaka dapat magstay pa kami hanggang bukas. Gusto pa ni Don Karen yung paggagawa nung tiny house namin. Kaso lang umuulan. So hindi rin niya magagawa. And traffic na agad. Bago kami umalis, 11 pa lang. Hindi na kami nag-lunch kasi pag Sunday, traffic. Ayan na nga, maaga pa traffic. Also, hindi namin dala yung cage ni Barkley, kaya nakaupo dito si Besh. Good boy. Home sweet home. It's now 1 o'clock. Namiss ko yung bahay. Anyway, pagdating namin, gusto ko na sana humilata, pero kailangan ko mag-vlog today. Sakto habang nakabihis ako, mag-vlog ako. Si Barkley, naliligo na sa baba. And then, nagligpit na rin ako. First time yung mangyari. Usually kasi pagdating ng house, humihilata muna ako. Ganun yung nakasanayan ko, parang magpapahinga. But, I realized, again, wala si Judy. So, pagdating, bago ako dumikit dito sa bed at bago ako magsalita dito sa vlog, niligpit ko na lahat ng mga dala naming gamit. And, linis na rin si Don ng garage. Naglipit na rin ng house. So now, may karapatan na akong humilata. Mag-rest lang ako ng konti. Tapos maya-maya, mag-vlog ako. Habang nakabihis. Pwede naman hindi ako mag-vlog, pero na-realize ko, dalawa yung kailangan ko i-film ASAP. So, bala ko sana tomorrow. Pero, since nakabihis naman ako, sayang naman, mag-film na ako ng isa before I totally hilata and take a rest for Monday workday again tomorrow. I'm happy to be finally back in the bike, ba? Yung bird namin, bird na lang siya kasi diba love birds yun, si Coco tsaka si Melon. Kinain ng pusa yung isa, like binagsak niya yung cage. Tapos nakalipad silang dalawa, tapos nahuli niya yung isa. Gabi yun nangyari while we were here.
But then yung isa, in fairness, mag 1 month na siya or baka lampas 1 month na siyang mag-isa. Pero fighting pa rin siya. Diba pag lovebirds daw, nagpapakamatay kapag mag-isa na lang. But in fairness dun sa isang natira, survivor siya. Tagal na niyang mag-isa. Pag umaalis kami at napupunta kami sa Lipa, ang nagpapakain yung neighbor namin. Thankful kami doon kay Myla. Siya yung nagpapakain siya, nagbibigay ng water. Pero yung mga plants, hindi ko na inuutos na diligan. So yan, yung mga plants namin outside ay mga uhaw na uhaw na. So diniligan ko kaagad pagdating. Yung mga plants ko dito sa loob, diniligan ko bago umalis. In fairness, okay pa sila. Hindi pa sila uhaw ngayon. So, good job. Good morning guys! Today is a Monday and I'm off to Let's Glow. Magpapa-Let's Glow talaga ako this week kasi tingnan mo yung kuko ko. Lampas 1 month na ata ito. 8 pieces na lang. Pero bala ko sana sa Wednesday pa. Kasi meron akong shoot sa Thursday. And alam niyo naman, every time I have a ganang Let's Glow, ang unang pinupuntahan to prepare myself. But, yung friend ko, si Pawi, yung taga-France na nagpapasabay, pupunta siya today. Sabi niya, she's gonna go there and after, pwede kami mag-meet para bigyan niya yung aking bagong bag. But then, sabi ko, ay pupuntayin naman ako sa isang araw, so try ko na yung pumunta today if may available na mag-aasikaso sa akin. Buti na lang meron. Although, isisingit-singit lang nila ako. So, okay lang sa akin kasi isisingit-singit lang ako. Basta matanggal lang to dahil naiinis na ako dahil 8 pieces na lang. Kahit di ako makukuhan, okay lang. Basta matanggal lang siya. Tsaka sumasabit na yun kasi sa hair ko. So, yun lang important sa akin na magawa. And then, papadrip na lang din ako kasi madali lang naman yung drip. Basta nakadrip ako from Let's Glow, okay na ako. Feeling ko glowing na ako at pretty na ako, ganun. Wala din si Miss Ellen, so hindi kami makakapag-carbon. Sayang nga eh. Magpapa-carbon sana ako. That's agenda of the day. Actually, hindi nga ako pwedeng umalis today dahil marami akong kailangan i-shoot tsaka i-edit. Pero hanggang bukas naman yung deadline. So, either i-shoot ko at i-edit later or mag-cram na naman ako tomorrow. Pero, para din ma-meet ko na lang din yung friend ko. If you know me, well, si Don lang ata na alam tsaka mga kapatid ko. Hindi ko priority yung lumabas and makipag-meet sa friends. Nilalaglag ko yung sarili ko, no? Pero mahilig ako magdahilan na meron akong ginagawa or hindi ako pwede kasi tamad ako lumabas and makipag-meet. But I told myself na ngayong 2023, I will push myself and give more effort to my friends. To meet them up, to be with them, and to catch up kahit paminsan-minsan. Personally, kasi palagi na nga lang online. So yeah, kaya niya na to si Pawi, taga-France siya. Ilang beses na yun yan umuwi, na niyaya ako i-meet siya, pero hindi ko nga nagagawa. Buti na lang, laging nakaka-uwi. Friend ko siya nung single days ko, yung magulo yung buhay namin daw ni Don. So party girl talaga ako. And then naging friend ko siya. Super sikat siya that time sa party world. She's a promoter. And basta nandyan si Pawi, makakapasok ako or magiging VIP ako. Yan, mga ganyan. Sa Laborakay, sa mga events, sa BGC. She got my back. Kaya ang saya ng single life ko dati with Pawi. And she's also the reason why ako na-discover to be a model for Hollister Abercrombie. Yan, si Pawi din. Kaya kailangan ko mag-effort to meet her. And ngayon, may bahay na siya sa France. That's why mag-effort na talaga ako i-meet siya. Ganun. User. Huwag na panood yung Pawi ko sa palin ako. No? But yeah, bakit? Totoo lang tayo, di ba? So anyway, it's now 11:30. And makikigulo lang ako doon. Sisingit lang ako sa kanilang appointment. Thank you so much, Let's Glow, for always accepting me. Lagi akong ganito mag-appointment. Biglaan ako lagi. Pero ito yung pinakabiglaan kasi ito tipong ngayon na pupunta na ako. Usually naman, the night before. Tapos palagi akong first appointment, opening. I'm so happy they always accept me kahit ganito ako. Alam na alam ko talaga yung mga tao ng Let's Glow na yan. So yan, ang problema ngayon, hindi ako kumain. Eh di ba laging matagalan doon? So we'll see. Baka umorder na lang ako or bumila ako. Baka hindi naman tayo masyadong matagal today. We'll see. I'll take you guys with me. I'll try. Kasi hindi ko nga din nadala yung camera ko eh. So phone lang itong gamit ko. So I'll just vlog snippets or whatever. Nandito daw yung friend ko, so guguluhin ko. Wala namang ibang tao eh. Hi, babe! Gilo ko dito. Ano ba? Apo. Okay.
Ayan. Tumakas muna kami sa paganda session kasi gutom na. Kain muna kami. Ang aking Australian turned French. Hindi ko na maintindihan kung ano na. Tapos na siya. I'm also done. My nails is put-put na. Hinapo na naman ako. 4:30 na. Let's go. Hey! Tada! Yeah! Pakisama po yung belt. Thank you, Pawi Fines. Oh my god, I'm so happy. Kid. Good morning, guys. Today is a Thursday. And wait. Mag-exercise ako. Basta-basta exercise lang. Kasi, morning exercise ko technically is yung nung nag-dive kami. Tapos hindi pa ulit nakapag-exercise. Kahapon mag-exercise sana ako. But then, start ako mag-edit 4 p.m. Kala ko mag-edit lang ako until mga 6 before yung workout time. Alam ko naman na hindi ko matatapos yung pag-edit. Pero, konti na lang pa na yung kailangan kong i-edit. So, pinush ko na siyang matapos para ma-upload ko rin kahapon. Kaya nakapag-upload ako ng 8 p.m. Hindi ako nakapag-exercise. Yung sabi ko kayo doon ako, I promise mag-exercise ako today. May shoot kami ng vlog ng 1 o'clock later. It's now 8:30. So, isingit kong mag-exercise ngayong umaga bago ako mag-ready. Nakapantulog lang ako. Nag-sports ba lang ako? Position, I just want you to close your eyes and just bring your awareness into the moment. Tuning into that intention, tuning into that goal will always help you go a little bit deeper into your practice. This is a beautiful movement that virtually anybody can do. Push your right heel behind you. Once again, stack your hands on top of each other. Okay, I'm done. Hindi malaki pinawisan kasi ang lamig pa ng aircon. At least nag-exercise ako. Maliligo lang ako pero isama ko kayo sa shoot later because excited ako. Last year na shoot kasama si Don tsaka si Markley. So, kaso lang mag-isa lang ako today. Tapos ang layo sa Pasig. So, driving alone again si girl. Kaya maaga akong aalis. I already did my skin prep. Naligo na rin si girl. And these are the outfits that I prepared. Pinlunch ako na din. I think I didn't do a good job. Kasi hirap planchahan ng linen. Anyway, let me show you the outfits that I prepared. They asked us to bring a white top. Jeans for that. And then, nalala ko itong chunky necklace that goes with it. Ayan o. Kanina ko pa pinaplansha. Gusto't mayaman. Ganon. And then, of course, for vlog, they asked us to bring a orange outfit. Pero wala akong orange outfit. Ito lang nag-iisang orange piece of clothing sa wardrobe ko. So, I just brought that. Pero nasimplihan ako kasi tank top lang. Ano ba yan? That's why I have this Zara na skirt. And then, buti na lang may orange ganaps yung scarf ko. So, may lalaban. And then, they asked us to bring a casual outfit. Di ko alam kung ito na yung susuot ko papunta dun. Or babaunin ko pa. Ano ba? But yeah, this is the one from Overstock. Finally, magagamit ko na. I'm so excited. Yan yung casual outfit ko. Tapos mag-golden goose ako or veja. We'll see. This is the outfits that I have. 10 o'clock na. Hindi pa kami nagkakapinid on the builder. So, BRB. Based on my maps, 36 minutes away lang daw. Tumaan ako ng C5. Hopefully, hindi ako mawala para maaga ako. And hopefully, totoo tong 36 minutes. Yung kinikwento ko kanina, na-excited ako ka ako because first batch kasi kami ng BX Talents. 8 lang ata kami noon. Tapos ngayon, may mga bagong talents. Kaya, mag-update ng portfolio si Vlogga. Kaya kami may shoot. Pero excited ako kasi nag-sign na rin ng contract with BX si Poca tsaka si Chardy B. Ang mga meow. Vlog ko rin yung shoot namin last time. Napakagulo namin. Kaya antagal din namin natapos. Eh di siguradong mas magulo ngayon kasi nandun pa yung mga meow. So, sama ko kayo. Amay, tignan natin kung may mga bardagulan na magaganap. For now, magpo-focus muna ako sa pag-drive. Because hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pagka hindi ko alam kung saan yung pupuntahan ko, anxious ako. Ikaw ba'y never thought?
and it's just 12:30. Ang bilis ko. Totoo yung 30 minutes and di ako nawala. Pag nagpo-focus ako, hindi ako mawawala. Kasi magaling ako sa direction. Doon kasi mawala in sa amin. So anyway, I'm here na. Kaso hindi ko alam saan parking. Tsaka maaga pa naman ako. May nagsushoot pa pala sa loob. Kasi 1 o'clock pa kami naka-schedule. So dito muna ako. Bilang palagi ako maaga. Hindi mo pa na-meet yung bagong mga BX ko. Hindi po. Pero excited ako. Diyos ko, Mare. Kaya nga. Kapugan na naman ang energy. Introvert na naman ako. Ay, di na nga sumama si Don eh. Sabi niya nalamunin ako ng buhay na naman doon. Tsaka si Bark, di ba ka magalit na naman. May link lang siyang pinavide. Tapos nung malapit na ako dito, sabi, mihintayin mo ko. Gago. Malay ko ba kung nung oras ko mare-resurrect? Hindi lang atake. Ay, nagpapa-andar to. Oh, yeah. Nagpapa-andar. May camera. Yung, kainin mo daw yung mic. Huwag mo masyado itutok. Wala pang make-up. Wala pang ano, bird's eye view. Wala pang pag-galing lit. Ayaw ba sa power? Ano sila sabi? Huwag muna tayo mabedyo-bedyo. Okay. Wala pang make-up. Nagvi-video yan pag siya pull pa. Bakit tumayimik na kayo ng make-up? Hindi ka makikinabang sa akin. Wala akong makukuha ng content. Hello! Binabati ko yung mga kamag-alap. Uy! Lifetime access! Uy! Hindi, may naka-live na tayo, Miha. Baka may mabahan dito na ito. Ay, shit! Hi! Please! Okay, it's finally the wrap for me. Kasi hindi pa sila tapos. Pero nagpauna na ako tapusin yung sa akin kasi malayo pa ako. Tsaka si Barkley nag-iisa pa lang. Nag-basketball si Don the Builder. It's already 7 o'clock. So, biyahin na tayo pa, Joey. Good luck to my eyes. Ako umuwi kasi nga may iwan mag-isa si Barkley. Tingnan mo pagdating ko. Nakabukas yung TV tsaka yung electric fan. Napaka-spoiled. Naka-TV pa. Come here. Come here. How are you? Naka-TV ka pa. What are you watching? Did you go out na?
You want to go out? Sige, let's go out. We'll take you out. Let's go. I realized, di ba pala ako kumakain? Kumain lang ako ng bread kanina, tapos 8 o'clock na. Super tired, but it was super fun. Kaso lang, nakakapagod kasi nga, dami na namin yung mga waiting time. Alam mo yun, dami ko namang pwedeng gawin habang nag-aantay kasi marami nga akong dapat ini-edit. Kaso, hindi ko talaga kayang mag-work ng ganun. Gusto ko nakafocus ako pag nag-work tahimik, tapos wala kang ibang naririnig, wala kang ibang napapanood, nakikita, ganyan. Kaya kahit dito sa house, kapag ka nag-work ako dito ko sa taas, ayoko din nang nandyan si Don. Kasi napapakwentuhan kami, tapos hindi ako makafocus sa pag-edit kayo. Anyway, kailangan ko magmadaling maglinis, magtanggal ng makeup because baka mawala ng tubig. Sana meron pa, alam mo naman dito sa amin. May curfew ang tubig. I like my makeup. This is Berry Pepper, by the way, ng Get Ready With Me. Iba yung nilagay ka sa akin, hindi ko nagustuhan, light pink as a pabebe girl. Buti nagdala ako nung lipsticks ko. So this is from Get Ready With Me. So nice, no? Good morning, guys! It's the next day already. Uwi kami ng Batangas. Hindi ko in-expect na uwi kami ng Datukaag. Kaya madalian din kami. And there is my beautiful boy. Very good din na naka-crate, oh. Nasasanay na siyang laing kasama. Dati kasi mas comfortable siya naka-crate sa mga nagtataka. Kapag nakikita niya yung crate, excited siya kasi alam niya nga alis. Tapos comfortable siya doon kasi parang safe space niya. Pagka hindi siya naka-crate, buong biyahe, o kahit 2 oras, nakatayo lang siya, hindi niya kayang umupo or humiga. Kaya ano siya, restless kapag mabiyahe. Pero lately, since lagi kaming umalis, lagi siyang kasama. Yan, nasanay na siya, naka-sit down na. Kasi nga, last uwi namin, di ba, puro kahoy, so hindi kasi yung crate, tinesting namin. Babe naman siya. Tapos ngayon, ayan na. Very good na yung boy namin. Anyway, ayun nga, pauwi kami Batangas, biglaan, kasi biglaan din napupunta pala kami sa Bangkok next week. Nakaladkad ako ng friend ko, si Pauwi. Kasama ko sa Let's Glow. Kaya kailangan namin umuwi ngayon kasi yung dapat original uwi namin, yun yung nasa Bangkok na kami. Eh, gusto na doon matapos yung aming mini project doon. Kailangan niya kasing mapinturahan dahil hindi pwedeng maulanan. Tsaka iiwan din namin si Barkley. So, that is the update. Buti maaga kami nagising. So, nakagawa ako ng maraming pang reels kanina para everyday. Meron akong ipopost. Kami dito, pero maingay ng kapitbahay. Pero nag-work ako, tapos si Don, anong ginawa mo lab? Nagmasilya. That's update in our house. Now, hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero nilalagyan niya ng tela. Binili niya lang din to sa Shopee. What's that for, lab? Sabi niya fiberglass. Sabi ba sa'yo? Fiberglass daw ng mahirap. Ano ibig sabihin? Ba't gano'n? At tela, tapos fiberglass. Para sa ano nang mangyari? So, ilalagay mo yan, tapos papatungan mo ng pintura? Ah, okay. Babalutin niya nito, tapos tsaka kami magpipintura. Ito daw yung magsiseal ng pintura. Let's just trust the process, because niya natin siya naiintindihan. Pero paplansyahin daw muna niya, so balik tayo later. Mamaya ako na kayo i-update. Sinisilip-silip ko lang si Don, pero nag-e-edit kasi ako dito.